Good morning! Welcome back to our channel. It's me, Payong Kaibigan. And on today's video, tuturuan ko po kayo in 3 easy and simple steps kung paano po mag-report ng mga fake, dummy, and imposter accounts sa Facebook. Okay, before we proceed, we would like of course to acknowledge yung may-ari po ng isang napakagandang infographic na ito. Okay, so guys, wag po natin ito gagawin kung ang intention lang po natin ay i-report lang po yung account ng isang tao na wala naman pong sapat na dahilan. Kasi hindi naman po yun basta ni-report mo na, ay maniniwala na lang basta si Facebook sa'yo, diba? Dadaan din po yun sa verification and validation process. At pag napatunayan po na ikaw po ay nagre-report na walang sapat na basihan, so eventually, baka yung account mo po yung ma-disable at ma-terminate ni Facebook. So wag po natin yun gagawin guys kasi tandaan natin digital na po ang karma. So gagawin lang po natin ito guys kung napatunayan po natin na yung isang account na yon is trying to pretend to be someone as you, any of your friends or any of your family members. Okay? At alam naman po natin guys na mostly yung may gumagawa po ng fake accounts na yan ay ang pinaka end goal po nila, ang purpose po nila ay makapanlamang sa tao or makapanloko ng kapwa nila, di ba? Madami na po ang nahingian ng pera, nahututan ng pera, nautangan ng pera dahil sa mga fake at dummy accounts na yan. Okay? At ang kadalasan po dyan, minsan ginagamit din po yung mga fake accounts para makapanira po ng kapwa nila. And just recently, ang nakakatakot po niyan, yung ibang tao, gumagawa po sila ng fake accounts. Ginagaya po nila yung account ng ibang tao, tapos nagpo-post po sila ng mga statements laban sa gobyerno. And guys, yun po yung nakakatakot kasi pag napatunayan, you would face like civil and criminal charges dahil po dyan. Kaya nga po, marami po tayo nakikita ng mga parang campaign sa Facebook na wag po tayong basta-basta maniniwala pag may nag-friend request po sa'yo na nandoon na rin po sa current at existing friends mo, magtaka ka na. Diba? Para ma-validate mo, i-video call mo po yung friend mo na yon kung talaga pong na gumawa po siya ng separate account. Kasi pag hindi naman, at nagtatanong na ng mga information at kung mga nangungutang na po sa'yo ay dead man na. I-decline mo na po ang friend request. I-block mo na agad. Ganun na lang kasimple. Okay? So, tuturuan ko po muna kayo ng theory and then later on, i-apply po natin itong theory na to para masubukan po natin kung effective po ang ating mga napag-aralan. Okay? Step 1. Go to the profile of the impersonating account. So kung alam nyo po, syempre, i-type nyo po sa Facebook yung pangalan nyo at tingnan nyo kung may nag-appear po dyan na kaparehas ng pangalan nyo at matakot po kayo dyan kung may kaparehas na pangalan nyo at kaparehas nyo din ng profile picture. If you can find it, try searching for the name used on the profile or asking your friends if they can send you a link to it. So ganun yan. Step 2, tap. So, tap mo po yung tatlo po na dot below the cover photo and select find support or report profile. And yung step 3, syempre, bakit nyo i-report? Lalabas po dyan yung mga dahilanan. Follow the on-screen instructions for impersonations to file a report. From the choices, you may select pretending to be someone, then select who the person account is pretending to be. Kung nagkukunwari daw po yung account na yon na ikaw or any of your friend or kahit artista, okay? So anyway, kung artista man ang kanyang ginagaya, hindi na po natin yon pwedeng pakailaman. Pakailaman mo lang po kung that particular account is trying to pretend someone as you, your friend, or any of your family, okay? So, ganun lang po guys kasimple. Ngayon, pupunta na po tayo sa mismong Facebook at i-apply po natin ang ating natutunan.
So, gagamitin ko po yung pangalan ko. I-try ko i-search yung aking name. Tingnan natin kung may mga tao na, ayan. So, eto po. Eto lang po yung aking valid na Facebook account. At wala po akong ginagamit na iba pang Facebook accounts, di ba? As much as possible, I highly recommend na gumamit lang po tayo ng isang Facebook account at wag na po ng madami pa. At as much as possible din, pag gumawa po ka ng Facebook, yung real account nyo na po ang gamitin nyo, wag po yung account ng kung sino, wag nyo pong palitan yung profile name para hindi din po malito yung mga friends nyo. Okay, so dahil nga po dito, may mga nag-appear na kung sino-sino. So syempre, hindi naman po natin maiwasan na marami po tayong kapangalan. So ayan, okay lang yan. At least hindi mo naman ka-itsura, diba? So ito, magtaka ka po, meron po dyan iba na, what do you call this? Kapangalan mo, pero walang picture, diba? So ito po, ay ginawa ko pong dummy account for this illustration, for illustration purposes, diba? Para magamit po natin na practical test. So puntahan po natin yung account na yan. Step 1, so puntahan natin yung account. Step 2, i-click po natin yung tatlong dot dito sa bandang right corner. Pag-click nyo po yan, yan po yung lalabas. And then next step, i-click nyo po yung find support or report profile. So click nyo lang po yan. And then, magde-display na po dyan yung mga reasons kung bakit nyo i-report yung account na yon. Like what I have mentioned before, ito po yung mga dahilan na pwede nyo siyang i-report. Pretending to be someone, kung yun po ay fake account, fake name, posting inappropriate things, I can't access my accounts, or something else. So, ang pipiliin po natin ito, pretending to be someone. Nagkukunwari po siya na ikaw or any of your friends or kahit sino daw na artista. So syempre, concern po natin ay kung yung account po na yon ay nagkukunwari po na ikaw. So pretending to be someone like me, and then click mo na po yung next. Sorry naman. Ayan, and then so may option po dyan na gagawin. It's either i-block mo yung tao na yon or i-hide mo siya para hindi ka po makakita ng mga notifications, or pwede nyo po talaga siya na i-report kay Facebook. So, dyan nakalagay, report profile. Submit to Facebook for review. So, i-click po natin yan. And then, nakalagay dyan, Rolly, we can't prioritize all reports right now. We have fewer, syempre dahil COVID-19, busy po daw ang mga tao sa Facebook. So we're trying hard to prioritize content with the most potential for harm. Thanks for helping to keep Facebook safe for everyone. So anyway, click nyo po yung continue anyway. And then, tatanungin ka po ni Facebook, does this go against our community standards? Click nyo lang po yung ito. I believe that this goes against Facebook community standards. Ayan. And then, click report. And then, next. Ayan na po. Report received. You can view what you sent us in your support inbox. Awaiting review. And then, lastly, we'll send you a notification kung meron na nga pong decision doon sa ni-report nyo. And then, next. Done. Okay, so ganun lang po guys kasimple ang pag-report ng mga Facebook accounts. So as much as possible, payang kaibigan ko lang po, ingatan po natin ang ating mga personal accounts kasi pwede po yan magamit ng mga perpetrators para po tayo ay lokohin or para lokohin po ang mga kaibigan natin or kapamilya natin. Okay, so hopefully may natutunan po kayo guys sa video for today ni Payong Kaibigan. At kung bago pa po kayo sa channel ko, please don't forget to click that subscribe button. Wait, dito po yan. Ayan.
Ito po yung Facebook account. So, don't forget to click that subscribe button at yung notification bell para updated po kayo sa mga payong kaibigan. Marami pong salamat and God bless.